Ang isi-share ko po sa inyo ay kung anong application po ang ginagamit ko sa pag-edit ko po ng mga pictures na in-upload ko sa Instagram, sa Facebook, tsaka sa YouTube. Ito po ay Snapseed. Opo, madali lang po siya gamitin. Open mo lang yung application, tapos, yun, tap anywhere to open a photo. Click mo lang yung plus, tapos mamimili ka ng picture na gusto mong edit. Kunyari, mag-example natin, ito yung picture na napili natin, na edit natin. Sa right side, makikita mo yung last edits, portrait, yan yung mga filter na automatic na kung nagmamadali ka, pili ka lang dyan kung anong gusto mong filter. Or kung gusto mong manually, click mo yung pencil na yan. Ayan. Tapos, lalabas yung mga option. Click muna natin yung rotate kasi parang tabing yung picture. I-straighten na natin, nag-automatic naman siya. Or kung gusto mong manually, pwede mo siyang ma-adjust kung anong angle ang gusto mo. Ayan. Kapag hindi ka pa rin kontento, balik ka ulit sa pencil, merong perspective. Pwede mo siyang ma-adjust, yung tilt free or scale, pwede mo siya. So, pwede mo siyang ma-adjust kung ano yung medyo tabingi dyan. Yan, kapag medyo okay na, click mo ulit yung pencil, tapos sa tune image. Dito naman, ito yung tinitimpla mo yung picture kung anong gusto mong brightness, kung anong gusto mong contrast, saturation, yung shadow. Yun, ito yung sa ilalim yung pipindutin mo. Kung para mamimili ka ng brightness, ng saturation, ng shadow, ng kung warm or cold. Ayan. Ikaw mismo yung magtitimpla ng gusto mong output. Kung anong gusto mong yung kinalabasan ng picture mo na pag-edit mo. Actually, hindi naman kailangan maging professional photographer or professional editor ka para gamitin yung Snapseed. Madali lang po siya kahit sino po pwedeng gawin. Nasa discarte mo na lang po. Ayan. So kapag okay na yung warm, pwede kang pumunta sa details. Kung gusto mong ma-sharpen yung picture, dagdagan mo yan. Ayan, structure, pwede mo siya madagdagan. Ayan, gawin natin 10, pati yung sharp. Gawin natin, sharpening mo, gawin mong 10. So ayan, so parang hindi pa tayo contento, gawin natin yung saturation, dagdagan natin. Ayan, dagdagan natin, gawin natin 10, 15, gawin natin 15. So ayan, dagdagan natin yung brightness. So parang medyo okay na siya. Ayan, so pwede natin ma-save. Click mo na yung check, tapos pag save, click mo na ito sa ilalim. Yung may arrow sa ilalim, tapos automatic naman yan na napupunta doon sa gallery mo. So, nandun na yon, check mo na yung pictures mo. So, pwede mo naman siyang ma-double check dito. I-zoom in mo lang siya kung may gusto ka pang makita doon sa detalye. Kung may gusto ka pang baguhin, at least dito pwede mo na siyang ma-save ulit kapag may kulang pa sa panlasa mo. Yung gusto mong output, gusto mo pa siyang ma-edit ulit, pwede mo siyang ma-check. Ayun. So kapag okay na, good to go sa pag-upload na yan sa Instagram, sa Facebook, or sa YouTube, yung pictures mo. Ayun, maraming salamat po sa panunood. Sana po may natutunan kayo sa aking konting tutorial. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe po sa aking YouTube channel. Salamat po. Kung meron pa po kayong gustong malaman sa Snapseed or sa ibang application na ginagamit ko, please comment down below. Maraming salamat po. God bless.